Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'll be reviewing Wonder 2 products. So if you wanna know my thoughts on them, please keep on watching. Recently guys, I just met with a distributor of Wonder 2 here in the Philippines and she asked me kung pwede ko daw itry yung kanilang line of products. Syempre, I said yes because I've been receiving requests for me to do yung reviews for Wonder 2. And guys, I totally get it kung bakit kayo nagre-request ng review because the price point of these products is somewhat up there. The info of the product I'll be putting in the description box below but ipapakita ko muna sa inyo before proceeding on to the demo. So we have this combo for the foundation. We have this Wonder 2 Cover Proof. Yun lang. Cover Proof lang yung name niya. And I got the shade Fair. This foundation guys, it has 5 shades but I got the lightest in N10 Fair and hindi ako makapaniwala since hindi naman ako light super fair complexion. Maybe also because yung undertone niya saktong-sakto sa akin so ito yung napili ko. And then to blend that, we have this Wonder Blend Wonder 2. I am very intrigued with this foundation since it says here transfer proof, waterproof, and budge proof. And sa packaging, it also says here 2 minutes. It can kind of like provide you with the best coverage within 2 minutes daw. Next, we have a setting powder. This is the Wonder 2 Perfect Selfie HD Photo Finishing Powder. And again, in 2 minutes, kaya din daw niyang tapusin yung inyong buong face. Since it's just a finishing powder, this has no shade, it's just translucent. And then to apply this one, we have this Wonder 2 Kabuki Brush. Moving on, we have something for the kilay. And I think ito yung pinakasikat nilang product. This is the Wonder 2 Wonder Brow One Step Brow Gel. And I got the shade Black Brown. And meron din siyang 5 shades. Si Black Brown guys, siya yung pang-apat sa darkest shade. It also says here sa packaging that you can achieve perfect brows in just 2 minutes. And it also has these hair-like fibers that will last until you decide to take it off. Wow. And to apply this product guys, we have this Wonder 2 Wonder Brow Dual Precision Brush. So this brush is dual-sided and it has this pulley on one side and on the other side angled brush. Next, we have this Wonder 2 Wonder Extensions Last Extension Stain Mascara. What a long name. And this is in the shade black. Ito guys, hindi ko alam kung ilan lang yung shades niya, pero I think isa lang siya black. Moving on, we have this Wonder 2 Wonder Kiss Lip Plumping Gloss. I'm not too big on glosses and okay naman ako sa size ng lips ko, pero I'm just going to try. Plump lips in 2 minutes. I'll be starting off with this Wonder 2 Cover Proof Foundation in the shade N10 Fair. And as I've said, meron siyang 5 shades. So this is the bottle. It's really nice. Nagustuhan ko siya. But the thing is, hindi mo makikita kung anong shade na sa loob. So mahirap magtansya ng shade kasi nakatakip yung buong bottle. I got the lightest shade just because of the undertone. Sakto sana yung second na lightest shade. Kaya lang guys, it's too like peachy for me. Walang instruction na nakalagay kung kailangan damp siya. But definitely, if you're using a sponge, parang mas maganda kung damp. So binasa ko na siya and ngayon, hindi na siya kasha dun sa kanyang packaging kanina. I have already moisturized my skin pero wala akong ginamit na primer guys. It still runs down at the back of my hand pero definitely yung hindi naman siya yung very runny. And yung reason kung bakit dalawang pump yung ginamit ko today, it's because I have used this foundation ng isang beses sa beach. I went sa inflatable island sa Subic and naisip ko na gamitin siya para matest kung talagang tatagal siya since it's the beach and mainit doon, very humid and of course dagat, tubig alat. To be honest, hindi ko gusto yung kanyang sponge. Ito yung klase ng sponge na katulad ni AOA. It's too tough for me. Sanay ako kay Real Techniques Beauty Blender. And feeling ko masyado siyang like napupush sa skin sobra. The rest of the first pump dito sa kabilang side. This is already one pump on the face guys. May natitira pa akong isa. And as you can see, it's very sheer. It's natural looking. Hindi siya flat na flat. Definitely not matte. I'm going to finish the second pump sa aking face pa din since hindi pa ako contento dun sa coverage na. I finished the two pumps that I dispensed earlier. And guys, para sa akin, medium coverage siya. Definitely, it's still luminous. But I'm pushing it to the third pump to just see kung magiging cakey siya. Kasi sa ngayon, okay pa siya eh. I'm going to dispense one last pump and gagamitin ko yung half sa face and then yung half sa neck. Kanina nga inisip ko rin na baka dahil sa sponge kaya ang dami kong ginamit. Pero naalala ko na nung unang beses ko siyang ginamit, I used my beauty blender. So talagang maraming pumps lang yung kailangan mo to achieve like a more fuller finish or fuller coverage. I'm using my Clio concealer para mag-cover pa. Lalo na dito sa under eyes kasi clearly it did not cover it. Already done with my concealing guys, pero nakalimutan kong i-mention earlier that itong foundation na to, it feels sticky kahit hindi naman sticky yung aking moisturizer. So I'm very sure na si foundation yun. And you really do have to set whether you are dry or oily kasi nga sticky siya. We're off to setting the face and I'm going to use this Wonder 2 Perfect Selfie HD Photo Finishing Powder. And ito yung kanyang packaging. Oops, meron siyang leaflet. Ayan siya, transparent. And translucent lang yung shade niya. When you open,
This is the pad. Ayan. So this is a Wonder 2 brush and I did some spot cleaning para magamit ko na siya. It's very soft. And pag nilalagay ko siya sa kamay ko, ganyan siyang kalaki. And sa face ko compared, ayan siya. Kanina, ginamit ko si sponge para ma-push yung finishing powder dun sa mga may sulok-sulok. Pero ngayon, just to finish everything, ito nang si sponge. Done with this finishing powder and as I can see, mukha talaga siyang maputi sa aking face. Given na it is translucent, I do not know why, pero ayan siya, maputi siya. Unlike kanina guys, kung di pa tayo nagsiset, it feels sticky pero ngayon silky na siya. Kaya lang, yun nga, may puti siya na naa-add. So I did everything for the face, bronzing, contouring, tsaka blush. So hindi na ako nag-highlight para pag nag-oil ako mamaya, you would know na galing lang talaga siya sa oil. We're now off to the brows and we're going to use ang pinakasikat ni product ni Wonder 2, which is ang kanilang Wonder Brow. And we're going to use it with this dual precision brush. Ang kanyang wand is something like this. Para siyang maliit na brush. If you don't have a separate brush to apply it, you just paint it on your brows and then gamitin mo yung kasama na clean spoolie. But guys, I highly suggest for you to purchase yung ganitong brush. And kahit hindi si Wonder Brow, ito yung ginagamit ko. So we brush it out first so we can rule out kung saan tayo mag-outline. And hindi rin ito yung first time na ginamit ko si Wonder Brow. First ever try with this one when I went to my go-to facial clinic sa Lumines BGC and na-shock yung nagagawa ng facial sa akin kasi akala niya nakatattoo yung brows ko kasi hindi daw gumagalaw. Also, naalala ko nung unang beses ko siyang ginamit, I just painted my brows with this one but since makapal yung brows ko, hindi niya nare-reach yung skin and the better way to put this is on the skin mismo para hindi siya matanggal, not on the brow hair. So with this dual precision brush, dito na lang sa mismo wand para hindi rin labas na labas yung wand and hindi siya makalat. What I do is outline first. Dito ko nagsisimula wala sa pinakailalim. But I do not start dito sa pinakagitna. Kasi masyado siyang dark pa ganun. And then I drag it to the tail. Then after that, dito naman sa taas, I get more product and fill it in. Napansin ko dito sa brow product na to guys, yung pag-apply mo sa kanya, depende sa base mo. So kung yung base mo is silicone-y, mas mahirap siya mag-adhere or mas madula siya. Pero pag yung base mo is something matte or something luminous lang naman, mas mabilis siyang dumikit. So I'm now done with my brows and alam ko naman na magugustuhan ko siya since ilang beses ko na nga siyang nagamit. And the thing is, usually ang ginagawa ko pomade o di kaya, you know, eyeshadow to fill it in, to outline. And then I use another product to tame yung brow hair, para mga brow gel ganyan. But with this one, isang product lang siya to do everything. Mascara naman tayo ngayon using this Wonder 2 Wonder Extensions but I do have to curl my lashes. Kasi sobrang stick straight niya nga. This product is super black and I can see na nalilengthen niya yung lashes ko. And mabilis naman siyang i-coat. Kaya lang, hindi ko alam kung magsistay yung curl. Kasi yun naman talaga yung problema ko, hindi naman yung length. Kasi satisfied ako with the length of my lashes na medium. Okay lang naman siya guys, not totally impressed pero it did lengthen, it did its claims and hindi ko alam kung may fiber siya pero mahaba talaga siya sa lashes. Also going to try sa lower lash line. Next product, we have this Wonder 2 Wonder Kiss Lip Plumping Gloss and hindi nga ako sanay ng gloss lang yung ilalagay. So I'll be putting a stain underneath. Sa packaging, it says Wonder Kiss to go. Kailan nag-glare? Baka hindi nyo makita na maayos there. So this is the wand. Ayan siya. And it's clear. So ano kayang sensation na makukuha natin? Kasi usually pag ganito, it's either minty. Yung iba daw, nangangati yung lips. Kasi nga, plumping siya. Nararamdaman ko na minty siya. It's super duper minty for me. And parang yung ibang gloss, diba sobrang lagkit niya, nagdidikit siya na nararamdaman mo yung pagkatake niya. Pero ito naman, parang oil siya. But I do not like the aftertaste. Parang may mapait na something na aftertaste pagka napapadikit yung tango dun sa lips. Before natin gawin yung check-ins, I'm just going to do some flash photography para makita natin kung may flashback ba si foundation and si finishing powder. Okay, let's see kung meron siyang flashback. And ayan. Okay naman siyang tingnan. Mukhang nga walang foundation. Sobrang healthy tingnan ng skin. So definitely guys, walang white cast or flashback si foundation and finishing powder. Also the brows, I can comment kasi hindi siya mapulang tingnan. It's ashy. It is now 11:37 guys and I'll do some random check-ins throughout the day. It is 34 degrees outside. Kaya pala sobrang init. So guys, this is a close-up. Naka 5 hours na kasi it's now 4:30 something. And ayan na siya. Nag-facial dito sa under eye, baka kasi sa concealer ko din yan. Pero definitely, oily na siya dito. And medyo konti dito sa side na yan. Hindi lang ganun halata na ganun ko oily. Tapos yun sa gloss, wala na rin siya. Pero yung foundation, it's still intact. Napansin ko na nag-darken yung blush ko, nag-oxidize siya. Almost 7 na ngayon guys, and ayan na siya.
pinawisan ako kasi galing ako sa labas at sobrang init today, as in nagpaligo ako ng aso, nakipaglaro ako sa mga pinsan ko, and pawis and oil yan na magkahalo. Anyway, magtitisyo ako, let's see kung matatanggal yung foundation. Sobrang init kasi na talaga ngayon, summer na. Hindi naman natatanggal si foundation, okay naman siya, and pag natisyo mo na, parang ganun na ulit siya. Sorry kung nawawala sa focus ha, pero yan na yung best na magagawa ko. Ito yung parang in-injection na na maliliit na pimples. But there, ito nag-crack na siya. Pero okay lang yan. Itong nangyayari na yan, lagi nangyayari sa akin yan sa foundation. Pero makapit naman siya. Considering it is almost 7 hours sa face ko. Pero itong si brows, wala. Ganyan pa rin siya. It does not move. So guys, 9 hours na si foundation sa face ko. And actually, ready na akong gumawa ng aking last thoughts or verdict about this product, kaya lang may nagbi-video ko sa labas. And as you can see, kanina nagpunas na ako ng pagka-oily, pero oily ulit siya. Tapos yung blush nga, definitely mas tumingkad. So, I am back guys, and it is now 10:57, and this is how the makeup looks like. For this cover-proof foundation na in-apply with the Wonder Blend sponge, nakikita ko pa rin siya. Kasi yung sign ko is that I can still see my blush, and parang mas tumingkad pa nga si blush. Also, I can see din yung aking contour sa gilid ng cheeks, and of course, dito konti sa nose. But as you can also tell guys, I am definitely oily. And nakapag-blot na ako kanina around mga 7 or 8 hour. Pero ayan, ngayon, meron na ulit siyang oil because I went outside and super maalinsangan yung panahon since it's already summer. And the only part na napansin ko na humulas is yung aking nose. Other than that, okay na okay siya sa akin. It did settle dito sa under eyes, dito sa lines. And of course, sa laugh lines na lahat ng foundation, ganun yung nangyayari sa akin. And given na sobrang init kanina na nagsisettle din yung pawis ko dun sa lines, hindi na naman totally natanggal yung foundation. Pangalawang beses ko nag-blot today and kailangan ko talaga mag-blot. Other than oily ako, nagpapawis talaga yung my nose area ko. Again guys, 2.5 pumps yung ginamit ko dito sa foundation na to. And yung pump naman niya, yung pagdi-dispense is like other foundations. But again, 2.5 pumps sa ibang foundation, sobrang full coverage niya na. But with this one, medium coverage. No, isang beses ko siyang ginamit sa beach, gumamit talaga ako ng 4 pumps. 3 pumps sa face and 1 sa neck. Almost full siya. Hindi pa rin siya super duper full coverage. Maraming pumps yun guys, 4 pumps. I don't usually do that with other foundations. First time ever with this foundation. Pero ikinaganda naman, kahit ang dami ko ng pump na ginamit, it does not look cakey. Luminous pa rin siyang tingnan and healthy pa rin tingnan yung skin. And alam nyo guys, kahit alam ko na yung magiging resulta na magiging okay siya sa face, I still did document kasi yung unang beses ko nga sa beach ko ginamit and it stayed. What more kung ordinary day pa. Magsisingit na lang ako ng clip guys and ginamit ko siya sa beach, it's rough play kasi kailangan mong tumalon sa tubig. Minsan masusubsob yung face mo dun sa platform ng inflatable. Nag-picture ako, nag-picture kami ni Jelloy. I can still see my blush and contour. Biruin nyo yun. Although, syempre, hindi na kasing tingkad nung una kong lagay. But for the foundation to stay and makita mo pa yung blush, I was really amazed. Looking here, guys, the cover-proof foundation is 1,800 pesos. And definitely, it has this higher price point. But I would say, nabibili ako for 1,800 pesos. This contains 30 ml or 1 fluid ounce. Decent amount. And it will expire 18 months after opening. And made in USA siya. For the sponge naman, I cannot recommend this one. Para sa akin na, para sa preference ko sa sponges, this is quite like dense and medyo tough siya compared to the Beauty Blender and Real Techniques. Kasi yun yung gusto kong pagka-soft. The CT is for 400 pesos and kapresyo siya ni Real Techniques, but I would prefer Real Techniques over this one. Okay, but one thing about this one, mas matibay siya feeling ko kay Real Techniques kasi nga mas dense siya and mas tougher sa feel. For this one naman, Wonder 2 Perfect Selfie HD Finishing Powder. The CT is for 1,600 pesos. And para sa akin, masyado na siyang mahal for just a setting powder. Parang presyong foundation na rin siya. Kanina, sobrang puti niya, diba? Pero throughout the day, parang pumapantay na rin siya sa shade ng skin ko. Contains 7 grams and it will expire 12 months after opening. For me, siguro mas marami ka pang pwedeng itry that's worth 1,600 pesos. For this Wonder 2 Kabuki brush na pina-apply ko with the finishing powder, it retails for 500 pesos. I think pwede na rin for 500 pesos. Pero kung hindi mo naman bibilihin si Wonder 2 Perfect Selfie, pwedeng hindi mo na lang din siya bilhin. Moving on to the Wonder Brow, this retails for 1,600 pesos. It contains 40 ml and will expire 6 months after opening. Alam nyo para sa akin na, sa 6 months, hindi ko ito mauubos. Kasi kung kumukuha lang ako, when I open the wand, I don't like lift the wand out and dyan lang ako kumukuha. Sobrang konti lang ng kailangan mo to finish your brows. And for me, I highly recommend this one. It contains 3 grams and will expire 6 months after opening. A little goes a long way and this is available in 5 shades. Today guys, kahit mainit and medyo pinawisan ako, it did not budge. And nung iniligo ko siya sa beach, nabawasan siya, pero nandun pa rin siya and I can
can see yung outline. Kung ikaw yung klase ng tao na ayaw mo talagang magagalaw yung brows mo, well, ako, trinay ko na siya ngayong mainit. And of course, dun sa beach, I can still see the outline. Pero kung ayaw mo talaga na magagalaw siya kahit yung feel niya, I would highly suggest for you to get your eyebrows tattooed. Pero ito for me, it's really nice already. Mas ma-achieve mo yung full potential ni Wonder Brow if you have a brush to apply it with. Kasi mahirap talaga yung mismong brush na lang na ganyan. Hindi talaga for me. And itong si Wonder 2 Brow, just like may Anastasia 1, meron siyang spoolie which you can use to distribute the product or pangtanggal ng sobrang product, pang-tame ng hair, and this one to apply yung product, which is an angled brush. Looking at my phone, dual precision brush is 400 pesos. Okay na siya for the price. But before I move on to the next product, I just would want to show you na ang daming fake na mabibili online. Again, this retails for 1,600 pesos, itong si Wonder Brow. But you can buy this, yung fake, for 80 pesos, yung iba 598 pesos, and wag ka. Yung iba, same price ng original, which is 1,600 pesos. Three boxes right here. Ito yung original, and these two ones are fake. Magkaibang variant yung fake, may iba-ibang variant ng fake. But one thing that I can say, sa harapan pa lang, hindi mo agad siya manonotice yung difference, especially kung tititigan mo lang siya na nakahiga na ganyan, and you're just looking at it top view. But if you tilt the box, mapapansin mo na matte yung box ni Wonder 2 na original compared to these ones dito sa dalawang fake. Side by side naman, ito si original, these two are fake, and as you can see guys, matte pa din si original, but these two ones, ayan, shiny yung gilid. Now with the physical packaging of the product, this one is original and itong dalawa fake. Pag pagtatabihin mo sila, I'll bet hindi mo malalaman kung sinong fake pag tiningnan mo lang ng ganyan. The text na nakasulat na Wonder Brow, it's almost the same thing for all of these ones, mapa fake or original, pero magkakatalo sa sticker sa ilalim. Sorry kung medyo shaky guys ha, but ito si original and then these two ones are fake. As you can see, malaki yung sticker ni original. Pero itong susunod, which is a fake one, maliit yung sticker. The next one, which is a fake, malaki yung sticker. Pero magkakatalo siya sa text. Kasi mas pulido yung pagkakasulat dito compare dito sa dalawa. Para mas mabilis mabura yung text nila. And also, as you can see, nakasulat dito is Miami Beach. And dito sa dalawang to, it's not Miami Beach. Parang Miami Beach. Sobrang hirap to tell the difference between the original and fake one kung hindi ka familiar sa original. Mind you guys, the fakes are being sold sa mga prestigious or famous online shopping sites. So, mahirap magtiwala. So, what you want to do na lang is just to buy from the distributor itself. I'm going to put yung kanilang information sa baba para makasigurado ka kasi ang mahal niya, 1,600. And yung iba rin, 1,600 din nila sinesell yung fakes. Next, we have this Wonder 2 Wonder Extensions Lash Extension Stain Mascara. This retails for 1,600 pesos. Though it does what it claims to do, like it's super black, it lengthens. Kaya lang guys, for 1,600 pesos, again, I think that's too much for a mascara. Last but not the least, we have this Wonder Kiss to Go. And guys, hindi ko alam kung bakit iba yung instructions na nakikita ko dito sa kanyang PowerPoint na sinend sa akin. Kasi may isa pa siyang kasama na material para mas plump yung lips. I do not know. Para nakalimutan atang ibigay sa akin yung kasama niya na parang tool para mas plump yung lips. And for 1,800 pesos, I think the price is too commanding. Masyado siyang mataas for a gloss. And it's just no stain. Parang ano lang siya. Translucent, transparent, ganyan. There you go guys. Sa lahat ng product ang nagustuhan ko itong tatlo, and I highly recommend for you to try them. So that is it for my review of this Wonder 2 products. I hope it helps kasi alam ko na medyo mataas ang price point and syempre mas mahirap mag-decide pa ganun. If you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye!